ang hikayat sa atin. Sumama tayo. Hindi naman masama yun, di ba kapatid? Diba? Hindi naman mga bago ng kapwa-tao natin kung sino tayo eh. Pero kung makinig ka sa mabuting salita, ikaw mismo makapagbago sa sarili mo. Ito ang importante, yung mag-share tayo ng salita ng Diyos, di ba? Sa mga nagbabasa rin, kung ano man yung sabihin nyo, I don't care. So, I don't care, yeah. When I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear, yeah. Yeah. They're making me feel like baby, I am so wala pang ligo. Yun, yung i-share ko sa inyo guys, galing sa aklat ng NIV, New International Version. So check nyo rin sa ibang version kung ano yung mas nakaintindi para sa inyo. Ito, English. Sabi sa content ng love for enemies, o mahalin mo yung kaaway mo. As I said, mahalin mo yung kaaway mo, diba? Dahil naman, bagong lahat, bago ko basahin to, diba? Kung sino man yung mga kaaway nyo, mukhang galit, patawarin nyo na, diba? Kahit anong sabihin nila, diba? Tanggapin nyo, diba? Kasi baka ma-realize nila na mali talaga yung ginagawa nila, no? Sabi dito, love for enemies. Sa NIV version 43 hanggang 45, you have heard that it was said. Sabi nga, love your neighbors and hate your enemies. Diba? But, I tell you, sabi niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Diba? Instead na awayin mo rin yung kaaway mo, fight your enemies, just pray, no? Ipagdasal mo siya, no? Na sana, kahit ano man yung ginawa sa'yo, pagdasal mo na lang kasi darating na ma-realize niya talaga yon. At balang araw, diba, lalapit sa'yo at hihingi sa'yo ng patawaran, diba? Kasi tao lang naman tayo, diba? Ba't hindi tayo magpatawad, diba? Then, that you may be sons of your Father, diba? In heaven, He causes His Son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteousness. Ayun yung sa English. So, sa Tagalog, sabi dito, sa Tagalog, Mateo chapter 5, verse 43 to 45, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawa ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabuti, at binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at mga hindi matuwid. Yun lang po. Para sa akin, yung verse na yon, nag-strike din sa akin yon. Then, sa totoo lang, nangyari talaga yon sa buhay ko. Naging patotoo yon sa buhay ko. Dahil yung mga nakakilala sa akin, yung mga nakapaligid sa akin, alam nila kung ano yung ugali ko, diba? Yung talagang ako, hindi naman ako malinis sa tao. Sabi ko naman sa inyo, maloko akong tao, pero hindi lang halata. Parang hindi nga makabasag ng pinggan, diba? So, mahilig akong sumagot-sagot, diba? So, hindi ko naman kailangan ibahagi sa inyo lahat kasi, diba, privacy na rin, diba? Pero alam ng Diyos ang lahat, walang privacy sa kanya. At yung simple lang na di naman totally simple, parang ibabahagi ko lang din sa iyo ng kaunti, no? Sa may nangyaring scenario na sa totoong buhay, ito, dito ko sa harapan nyo, mga magulang ko, sinasagot ko, pabalang, ganyan. Mga kapatid ko, sinasabihin ako ng ganyan, kung ano-ano. No? Tama din naman yung pagsaway nila sa akin, no? Di ko naman naririnig lahat yung parang naririnig ko dito. Tumasitagos ni Fabella. But I realize, lumabas ako sa bahay kasi pag nagtatampo ako, lumalabas na lang ako ng bahay. Pero, labas lang ng bahay, hindi ako maglalayas kung saan-saan man ako magpupunta. Na, narealize ko na mali talaga ako. One time, kung lumapit ako sa kanila, humingi ako ng sorry sa kanila. Yung natutunan ko dito, yung pagiging humble. Diba? Pag-unawa na lang. Kung hindi ka maunawaan niya, unawain mo talaga ng unawain. Hanggang maubos yung pasensya mo. Pero, pilitin mo yung maubos ng Diyos. Hindi na ubos yung pasensya sa'yo. Habang nabubuhay ka, binibigyan ka ng hope. Pero kung sa sarili mo, ayaw mo talaga magbago at ayaw mo masuway, may kilalagyan ka, di ba? Lahat tayo may kilalagyan, di ba? Lahat tayo gustong maparoon sa taas. Kasi malapit na ang second coming. So, ayun lang yung may share ko sa ngayon. And then, kahapon,
hindi ako makatulog. Anong oras na ako nakatulog? 4 AM na. So, yun nga. Nagsik ako sa ano, sa mobile ko. Kasi yung mobile ko mayroong application nga. Dahil nga yung technology, napapakinabangan din sa masama at mabuti. Diba? Dalawang tao lang yan eh, masama at mabuti. So, sana nagustuhan nyo itong Bible verse ko ngayon. Sa day 5 ko. Then, if you like it, just share. Then, don't forget to subscribe to my channel. Then, gusto ko lang magpasalamat sa mga patuloy na pagsuporta sa akin tsaka yung nananalangin sa akin. Alam ko may nagdasal para sa akin na, Kuya Coco, kaya mo yun. Kuya Coco! What's up, guys? Hello, human being! Shout out! This is shout out time. Shout out kay Ryan Tolete under the YouTube channel Cross Crown. Supportahan nyo rin po niya sa kanyang mga bagong vlog. So, kami ay mga new YouTuber lang, mga bagong sa YouTube lang po. So, sana supportahan nyo po kami. At saludo nga po pala ako sa Wasalak Pro na kinabibilangan nila Roadman Clavero, Regian Clavero, Nico Barrera Marinas dahil sa kanilang napakahusay na gawa. Dahil kahit hindi naman sila tulad ng mayaman, dahil pare-paresan tayo, mga normal na tao lang tayo din, na nagawa pa rin nilang tumulong sa kapwa nila na dahil dito sa pandemic na to nangyari sa mundo. Yun, saludo talaga ako dahil yung perang ginamit nila is galing sa pulsa nila, na sarili nilang pulsa, at pinagtulong-tulungan, pinag-ipon-ipon. Kaya let's say sabi natin piso, 5 piso, pag pinagsama-sama yung malaking bagay na yan, makakabili ka na ng pangangailangan mo sa araw-araw. Kahit sa isang araw mabigyan ka ng isang pack, siguro buong pamilya mo makakain yun. It's up to you nilang paano mo ihati-hati. So pagdadasal ko kayo na magpatuloy nyo pa rin yung ginagawa nyo. And I hope sa lahat naging aral din to yung verse na binigay ko. Huwag nang kayong magtanim ng sama na loob sa kapwa mo, diba? Yung napakababaw na problema o gulo sa sarili mo, pinapalakihin kasi hindi yung kalugod-dugod, lalo na sa sarili nyo. Magugulo lang kayo, stress na kayo, may lipos na kayo, diba? Yun. Lahat, maraming salamat sa mga suporta. Then don't forget to like and share and subscribe to my channel. Then, dito sa aking buddy-buddy dito, ang club ko, si Kuya JK. Maraming salamat po sa inyo. Then, papakita ko yung kulo ni Kuya JK. Ito, ulo mo, asin ulo mo. Wala kang ligo, guys. Yun, update tayo ha. Susunod po yung day 6 ko. Panibagong Bible verse, panibagong aral na napupulot. Pasensya niyo na talaga. Pero praise ka, diba? Tinutuwid niya yung mga baltot kandila, diba? Di tayo perfect, pero itatama yung lahat ng gawa natin, diba? Kasi kailangan natin masumpuhan yung matuwid na daan. Para sa atin yun, diba? Kung sa mga... yun, that's all. Thank you so much again and... Again and again. See you. Harap na. Yung refund na ang aking pumulit.